pa to. Ionic! As a man na gumagamit ng Uranus, congratulations! He's back! He's back, ladies and gentlemen! Men, gusto ko lang sabihin, it's been a while. Yeah. Na yung robot na palutang-lutang, kayang-kaya ko maglaro ng 50 minutes parang si Renjo. Ayun. Basta Uranus ang gamit ko. No problem. Baka yan ang sagot ngayon ng Smart Omega. Oo, walang problema. Bakit parang kayang-kaya. Bakit parang sinuggest mo ang ating 50 minutes na... Hindi, kasi nire-ready lang namin. Oo, kasi... nire-ready ko lang. Kasi di natin alam eh. Di rin ako sure sa kung anong posibleng mangyari. Pero may just point. Like what I said, di ba? Dito sa We Are Legends, anything is possible. Hindi nga natin expect na yung mga recent matches aabot ng game number 5. Kaso nasabi ko na, bahala na kayo. Alam mo ikaw. So, ano pa naman tayo? Medyo timplahan pa ulit ng ating laban at wala pang sobrang nakakauna sa pagitan ng dalawang kupunan. Alam mo, may naalala pa pala akong story. Ano yan? Si Kuya ASMD15, nung time na ka-teammate pa niya si Chef Rap, Chef Rapidot, ang naging specialty niya, kapag kailangan ng team nila ng setup, si Chef Rap ang lalaro. Oh. Pero pag kailangan ng utility, si Kekedot, si Kuya ASMD15 ang lalaro. So, parang pinabalik lang niya na, okay, baka nakakalimutan nyo. Ay. Marunong akong mag-Matilda. So ngayon, ipapakita nila kung paano gagana si Tamatilds laban sa lineup ng bagong barangay. This is where it all began. Oo. Tsaka ano eh, paramdam ko ito talaga yung best game na ipakita niya sa atin yun. Ipaliwanag niya through gameplay. Kasi hindi naman marami ang nag-o-opt for Matilda kasama ang Lancelot. So hindi talaga yun yung main idea ng lineup dito ng Lazy Esports. Parang hindi siya typical na pagtutulong-tulungan ng jungler roamer yung mga mangyayaring mga plays. Parang sa ibang member yung attention dito ng roamer, tas may sariling buhay muna si James Mendoza on Facebook on the Lancelot. Kasi nga naman, Lance niya na yan eh. Diyan nga nagsimula ang kanyang moniker, the man with a million moves. That's the reason why you don't wanna give the Lancelot to Kuya James. Yes, kaya sabi nga natin, kaya niyang sumarili ng buhay kasi ganun yung mga kaya niyang gawin. Pero magkabila, ang Circling Eagle nagkasagutan lang. Boss Kekedot, pati si Seika, na-force out pa nga yung flicker. Pero si Docman naman meron pang Ring of Punishment, kaya kailangang tumakbo papalayo ng mga members ng Lazy Esports. At mukhang kakayanin naman na ni H2O nakuhain yung turtle na to. Oh, solo basag na dahil malayo din naman si Kuya James. Ang naging trade-off na lang ay i-punish yung gold lane, which is bad knowing na Harith yan at kailangan mag-scale. Pero again, we're looking at an endless battle. Oh, the Pobius and the Uranus. Nang walang dalawan, walang mangyayaring bigayan dyan. Hindi, talagang magkikilitian lang sila. Hindi yun yung item. Yung mangyayari lang talaga sa kanila. Sobrang endless battle. Na paminsan nga, pakiramdam ko, magsasawa na rin sila sa isa't isa, kaya may mga napakataas na cut na nangyayari. Pinangungunahan nga yan ni Dan, pero dito sa taas, grabe yung Zaman Force, inilatag na Circling Eagle, pero mag-out muna. And going back, look at this, very high cut na, hindi na sapatos yun, pero grabe. Okay, tindi, meron na naman tayong laban, pero Spear of Misery, napilita mapa-out si H2O. Uy! Naiwasan pa doon yung Eternal Guard, at meron siyang magiging napakaraming kaantabay lang din naman doon sa top lane, kaya... Eto ah, napapadalas ayo dito sa top lane na nagkakaroon ng napakadaming palitan. Ano na naman? Kasi nga naman, kailangan na nilang makita yung mga dapat nilang makita. And that's gonna be a kill. ASMD15 will be down. At tuloy pa rin sa kinobyang Circling Eagle si Seika, the Seika Eagle. Kaso nga lang si Kuya Loader ay may ipit na rin sa apat na miyembro ng side ng bagong barangay. At tuloy pa rin si Kuya Danyang Bao sa pag-high cut. Hindi talaga binitawan ng Smart Omega Neos tong top lane hanggat sa makuha nila yung kanilang kagustuhan. At mabilis ang pagpapatumba nung first tier turret dito ng Lazy Esports ang kanilang ginawa. Paramdam ko, siguro na-realize nila na kinulang din yata tayo sa agap ng objectives nung mga first two games. Kailangan medyo bilisan naman na natin yung pacing this time, na tayo na ang makaka-establish nung control in the early stages of the game, which is I think yung kung ano mang ginagawa nila. Kasi
sila pa nga yung nag-group together dito eh. Hindi ba parang direct opposite yon ng gustong mangyari ng Lazy Esports? Oo nga, namin na naka-Matilda comp sila, no? Mas gugustuhin mo silang makita ng sama-sama. And also one of the main reasons why they forced that top lane for Smart Omega Neos is because walang minion si Kuya Seika sa mid lane dahil hina-highcut nga ni Kuya Dan. Oo, so oo. Technically sabi niya, Kuya Dan, sa'yo na yan. Sige, sa'yo na yung minions. Cut mo na. Sama na lang ako dito. Pwersahin namin. Therefore, di ako mauli sa farm. Di ako mauli sa gold. And Smart Omega Neos will definitely show us na hindi sila mahuhuli sa mga objectives. Napipilitan ang Lazy Esports na mag-back away muna kasi ang dami nilang lanes na napapressure dahil sa ginagawa ni Kuya Dan. Pero makakatakas pa ba rito si Dan o bababara na siya ng tatlong miyembro ng Lazy Esports? Circling Eagle ni Lepra na nga siya. May Deathly Grasp pa ba na natitira? Mukhang sabi ng ating cameraman, huwag na nating pansinin yan. Hindi naman na siya aalis. Tignan mo naman, level 9 na dito si Kuya Dan. Si Loader, yung katapat niya, level 7 pa lang. 2 levels na ang kanyang naging advantage kontra doon sa explain ng Lazy Esports. Okay. At ngayon, maski si James Punks, parang napapag-iwanan. Kinakailangan talaga muna niya na eto pa ba ang dapat natin gawin? Humiwalay pa ba ako at this point? Kasi literal nagsasama-sama na lang yung Smart Omega Neos. Oh. Love the idea of Smart Omega Neos na ganun yung gawing strategy over James Pang's Lancelot. Kasi for a Lance user to be efficient enough, kailangan niyang kumuha ng kills at umikot na umikot sa mapa. Pero how would you do that if you are torn just defending the base, just defending the turrets, dahil tuloy-tuloy yung mga minion waves from Smart Omega Neos dahil nga napipigilan ni Kuya Dan sa likuran. Up to a point na yung Lazy Esports nagde-decide na huwag niyong pansinin yan. Please lang, maghanap tayo ng ibang play. Hindi na nga ako sigurado kung nakakapag-farm pa dito si James Punks kasi kailangan niya ring makisama doon sa mga depensa. Pero sabi ng Smart Omega Neos, teamfight naman ang ating piliin the win dito sa gitna at mukhang si Loader ang nahiwalay at una pang tumomba. So ipagpapatuloy ba ito ng Smart Omega? Ubus na yung mga quad shadow at mukhang sabi ng Smart Omega ay okay na yun. Nakuha na natin kung ano yung ating mga gusto. And yung kalamangan, palaki lang ng palaki. Not just in terms of gold, even in terms of levels overall, Joshi Cakes. Kita mo yung stats ni Dan? 0-0-0. Diba? Hindi mo kasi makikita sa statistics yung ginagawa niya. Up to a point na pag nakita mo lang yung gold earned dahil sa dami ng farm niya. Kasi looking at the macro scale of things for Smart Omega Neos, they have it covered. Dahil alam nila kung paano i-manage yung ginagawa ni Dan plus the waves. Now na sila yung hinahabol ng Lazy Esports, they have also the means na makatakas doon. Why? Hayabusa yan. Valentina yan. Pag naubusan ng dash yan, medyo dinaya. Oh, tapos yung glorious pathway na manggagaling kay Tito Dogman, ginagamit pa nila pang pabilis. Even the Harith, hindi mo basta-basta mahahabol. Kasi mukhang yun yung gustong puntahan ng mga members sa Lazy Esports down bottom lane. It's a kill. Chomskirt makakakuha. Pero tuloy pa rin yung bagong barangay na parang okay lang. Okay lang sa amin yan. Kinakaya pa hanggang sa puntong ito. At biruin mo, hindi talaga nakakahanap pa ng kahit anong direktang sagot ang Lazy Esports dito kay Dan. Wala pa naman silang super makaka-burst down or makakatunaw sa kanya. Not even si Shizu at this point. Kaya parang ang nagiging answer na lang talaga, iwasan. Kaya ito, at least meron naman silang naangat na isang wave, pero for how long mangyayari yan? Kasi kontrolado pa rin ng Smart Omega Neos overall yung mapa natin. Nananatili pa rin si Dan dun sa base. So lumalabas, bawasan lagi na isang miyembro ang Smart Omega Neos at mukhang labi ng Lazy Esports. Ito naman yung pagkakapitan nila. Pero H2 ang makakalamang doon sa retrihan. Masesecure ng Smart Omega yung ating Lord. Pero ilalaban pa yata ito ng Lazy Esports at si Dan sasali na rin. Manggagaling dun sa likod. Pero mapapataboy ng kaunti at tumatak ang mga miyembro ng Lazy Esports pa uwi ng base at mukhang magiging matagumpay James naman Punks sila. Pero sa gitna pala yung salubong at yung mga natitirang miyembro ng Smart Omega. Inaabot sila ng mga shuriken ng isang ninja na si H2O. And now the Lord will be marching down the top lane para sa Smart Omega Neos. Ganda ng delay na ginawa ni Dan na nireport niya, okay, galing pang base si James Punks. Tinaanan lang ako. Tapos kapag pinili nila na sumama dun sa Lord, it's a good thing pa din for Smart Omega Neos dahil naka-up yung minions sila. Walang nagde-defend for Lazy Esports. Ngayon si Dan ay tuloy pa rin sa pagsalo ng mga damage ni hindi siya nasasaktan. Tapos si Kuya H2 bigla nalang papasok sa likuran tapos sa atras din naman. Kaya ngayon ang bagong barangay ay tila may planong pinaplano. Mid lane ang tagpo. Pero yung Lord ay hindi pa din. Napupuntahan ang Lazy dun sa bandang taas. Si Dan, wala lang. Bibigyan mo ng isa, ihil niya lang yan. Kakakuha lang nga niya ng blade armor eh.
So feeling ko mas ready na siyang lumaban ulit. Sabi niya, sige, isusugod ko na to. Itatsagain ko na lahat ng mga damage na ibabato. Pero yung Torre lang ang gusto ngayon ng Smart Omega Neos. Pero maganda ang depensa. Ipinapakita ng Lazy Esports. Masakit-sakit na rin yung damage ng Thorn Throws. Pero Ugi Shadow Kill! Aabot ba? Napaghatian naman ng Lazy Esports. So walang makukuha doon si H2O. Pero wala ng outer turrets for Lazy. Talagang inhibitor na lang ang kakapitan nila. So yung kaninang hinahikat nila, Dan ano na lang, easy access na. Oh. Tsaka inaabangan ko talaga, Joshi, kailan magbabago ang stats ni Dan? Kasi kailan nga, may mag-iiba? 0-0-0 pa rin, ni assist, ni death, ni kills, wala. Ito na yata yung panimula, kaso nga lang tatlo, si Der tumatalon pa rin sa may bandang gitna. James Franks with those dashes, nagtatahi-tahi lang. Ngayon si Loader doon sa likuran, panay ang talon, kay H2 man tingin, pero aatas na lang din. Kaso nga lang, papasok with those shadows, ASMT 15 is down, Ugi Shadow kill, Loader is down, Smith double kill for H2O. Kaya galit pa rin ngayon, nagbago na yung stats ni Dan, naging 0-0-2 na. Ito na, kumakatok na rin ng Smart Omega, parang hindi na nila gustong patagalin ang laban, pero si Dan for the first time, mukhang mapaparusahan pa. Tatahiin ba ni James Pang ito at hahanap pa ng mga kills dahil si West ay medyo mamamataan yata. Spirit of Destruction, lulusot din si Shizu. Pero medyo masakit na rin kasi yung mga bato ni West. At kailangan nilang ingatan kasi si H2 nagbabalik na rin. Kamuntikan pa yatang maglatag ng isa na namang mga shuriken. So out na ang call ng Lazy Esports. Kumbaga para sa kanila at least yung dalawang inhibitors natin na depensahan pa. Oo, maganda pa rin yung depensa ng Lazy Esports. Pero Smart Omega Neos, yung ginagamit talaga nila, yung hero nila, all to the advantage. H2O just goes in, just goes out. With the instant replay, makikita natin kung paano naglalaro yung Smart Omega Neos. Literal na laro na nilalaro pa. Kasi ang dami nilang galaw sa mapa. Si Loader napipilitan siya lagi na pumasok sa likod kasi yun naman talaga yung trabaho ng isang Fovius. Kaso nga lang, madali na siya mapanish, but there goes the Matilda para kunin sana at isave siya. Unfortunately, again, with the shadow galing kay H2O, paalam pa rin. Kaso nga lang ito, habol na naman na bagong barangay. Kaso si Dan na naman yung napupuruhan. Mukhang mamamatay ulit. 0-2-2. Si SMT50 na makakuha. Entry! Pero kay Seika napunta yung Lord. Tatalon si Der. H2O is down at the count. Tatlong miyembro laban sa lima. May retry pa mula kay Kuya James Mendoza. Tapos biglang Phantom Execution lang palayo. Lima para sa Lazy. Tuloy pa rin sa pagkupensa. Pero aatras. Ito na naman yung disiplina. Nararamdaman mo na na hindi na basta kinakaya ni Dan humarap ng mag-isa. Pagka binuhusan na lang siya rito ni Shizu nung kanya mga sibat, talagang natutunaw na siya paunti-unti, even though sabihin natin na pulot na niya yung kanyang blade armor, meron na rin naman siya nung kanyang dominance eyes. At the end of the day, even the brave smite, kapag ka talagang kumalaban ka ng isang mga trinity build na Moskov ni Shizu, na pipili pa yan ng iba pang mga items para lalong sumakit yung ulo mo later on, meron at meron silang magiging sagot. And even for this upcoming Lord defense, ay pakiramdam ko mabilis lang itong masasagot ng Lazy Esports kasi hindi nga ata tumagal ng ilang segundo yung Lord na yun sa base ng Lazy. So Smart Omega, at ano naman ang game plan nila ngayong nasa point na tayo na makakasagot ang Lazy Esports. Mukhang plano yata ay i-go lang ng i-go pa din ang mga laban. Circling Eagle mula dito kay Kekenat may iwasan. At yung Eternal Guard, dala-dalawa yung napatalon doon. Kaya naman talagang kapit sa inhibitors ang Lazy Esports. Pero si H2 hahanap yata ng kanyang magagawang play. Pero makunat ko na, inabangan pa doon sa likod. Susubok pa rin ngayon ang Lazy Esports sa humabol. H2 is down. She's wrong, may kasalanan sa krimen. May kita 2K, Seika down as well. Tuloy pa rin in a triple kill from Shizu, making it a maniac nga ba kasi minamayat-maya niya si Dan. Hindi niya ata aabot yung timer. Nakapuso pa yung nasaktan. Shizu is down. West and Loader nagkabigayan 1v1 kasi natalunan, kaya naman lamang pa rin si Der. But it's Dan alone to offend para dito sa Smart Omega Neos. Kaso nga lang, aatras na lang din kasi alam niya wala siyang damage. Masyado akong makunat pero wala akong damage. Okay, isa ang natira sa Smart Omega at sinigurado nung isang yon na at least ay meron pang inhibitor turret na makukuha. Balikan natin ang ating instant replay na kung saan magmula nung pumasok dito si Shizu sa laban at minimal lang yung damage na matatanggap niya mula sa side ng Smart Omega Neos. Kumbaga puro kunat eh. Puro kunat yung sinalubong niya. Sabi niya, sige, kaya ko na tong trabahuin. Alam naman natin yung kapasidad ng isang Moskov kadalasan sa mga 1v1 ang dalas outplay. Kahit pa nga 2v1 yan, basta siguraduhin mo, wala namang burst, wala namang sobrang makakapantay doon sa damage output niya.
And that's exactly what we've seen na nangyari doon sa sequence doon sa bandang top lane. Kaya naman, kung ikaw ang Smart Omega ngayon, balik tayo, ano na ang kanilang magiging game plan? Ano na yung mga magiging yapak nila sa susunod na team fights? If pwede na silang ma-anticipate ng Lazy Esports, if nakakapitalize din nila yung space dito malapit sa may base, and kapag ka naka-ganitong item build na si Shizu enough, tsaka ang maganda, si Loader, consistent siya. Hindi niya talaga pinagsasalubong si Shizu tsaka si West. Talagang ina-isolate niya si West dahil alam niyang masasaktan at masasaktan si Shizu with that Harith. And for Smart Omega, maybe the idea is to just continue fighting and fighting because they have the means to do so. Ang taas nung extended team fight potential na meron sila knowing that they have that Uranus. And even, etong tikba lang ni Tito Dogman. Ito yung sinasabi ko, huwag lang pagpahingahin ang mga members ng Lazy. Spear of Destruction na tatama, pero mukhang I doubt na papasok. Loader is down for the count. Four members for Lazy Esports trying to defend the game and the base. Kaso nga lang, wala agad si Shizu. Mababurst down na rin doon sa likuran. Sa may bandang gitna pala si ASM D15 and James Franks is down as well. Isa na lang. Chopskirt alone to defend. At mukhang di niya nakakayaan ng double kill for Seika. Smart Omega Neos will take the match point. At syempre, hindi mawawala victory ang saludo to end it all, kahit hindi pa ito ang ending dahil 2-1 pa lang. Pero nakita nyo na kagad. Smart Omega really finding their way. It was a back and forth affair na nakita natin during, you know, the last few minutes. Pero yung mga nauna, I think it really was the Uranus. It was done na sobrang laking, in the very best way that I could say this, peste. He was a pest in Lazy Esports, sa teritoryo ng Lazy Esports, and I say that in the best way possible. Tama. Ikaw, how would you say that in the best way possible? Pest. Okay. Medyo pabulong lang. Ang lala kasi, Minnie, alam mo yung para siyang lamok na ginaganon-ganon mo. Pero tas ang bilis gumalaw. Eto, Hindi naman siya mabilis gumalaw. Oo. Pero bang kunat. So parang kahit ilang hampas ang gawin mo, wala ka talaga magagawa. Isipin mo, dalawang beses siya namatay. Pero yung dalawang beses na namatay siya, it's like what? In the 13th to 16 minutes na. No, nakakatawa pa dun. Parang